Binuksan na ng International Criminal Court ang investigasyon sa war on drugs ng Duterte administration. Pero ang Malacanang nanindigan na hindi ito makikipagtulungan. Para bigyan po ng mukha ang balita, Mobile Journo Pamela Vasquez. Nangako makikipagtulungan sa proseso ang National Union of People's Lawyers o NUPL na kumakatawan sa ibang mga pamilya ng mga biktima. Wala na raw silang pakialam kahit pa sinabi ng Duterte administration na hindi sila makikipagtulungan sa investigasyon. The ICC process will continue. The witnesses will submit their testimony and evidence during the investigation with or without the cooperation of the President of the Philippines. Yun nga lang, inaabot ng 1 buwan hanggang 4 taon ng pre-trial investigation sa ICC. Habang ang mismong paglilitis, 6 taon pataas. Sabi ni Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, hindi papayagang makatungtong sa bansa ang ICC investigators. Kumpiyansa naman si Presidential Spokesman Harry Roque na hindi uusad sa trial stage ang kaso. Matutulog lang po yung kasong yan dahil in the absence of cooperation, lalong-lalo na sa kapulisan, wala po talagang ebidensya na makakata. Wala pong reaksyon ng presidente dahil sa mulat-mula niya, sinasabi niya na siya ay mamamatay muna bago siya haharap sa mga dayuhang mga West. No? Ayon sa ICC, sinasabi ng mga ebidensyang nagkaroon ng malawakan at sistematikong pag-atake sa civilian population sa pagitan ng November 1, 2011 hanggang March 16, 2019. Sakop ang panahong alkalde pa ng Davao City si Duterte kung kailan pumutok ang umano'y Davao Death Squad hanggang sa maupo siyang pangulo at magpatupad ng war on drugs. Nanindigan ng ICC na kahit kumalas na ang Pilipinas sa Rome Statute, ay may jurisdiction pa ito nang mangyari ang umano'y mga krimen. At ang nadidiin dito, ang pangalan ni Pangulong Duterte. I think if he will not participate, this will go into a full-blown trial where we are very confident President Duterte will be convicted by the International Criminal Court. The first in Asia to be convicted in the ICC. Mobile Journo Pamela Vasquez po. Hatid ang mukha ng balita.